bagong wiper. Ngayon po, sinagawa po yung tanging pagtitipon na pinakasimaan po ng ating mahal na kapatid na Eduardo V. Manano. Una pong ginamit yung pipe organ. Ito, lalo pong inspirasyon sa bawat mga awit na lalong pagbutihin ng mga pagtupad at sa kanilang awit, lalo pong kasama ang puto at kanina sa pagsamba, damandaman natin ang laksa pa rin ng ating Panginoon Diyos. Nang dumating ang tagapamahalang pangkalahatan, nagsimula ang pagsamba sa mga awit ng pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Sa mga awit ay pinangunahan ni kapatid na Regalado de los Reyes ang unang panalangin. Pagkatapos nito ay itinuro ng tagapamahalang pangkalahatan kung ano ang dapat na maging uri ng ating pagiging kaanib sa loob ng Iglesia ni Cristo para makatiyak ng pagtatamo ng kaligtasan. Kailangan ibuhos natin yung buong panahon natin sa pagtupad, paggawa. Kailangan napagkaisa tayo, kailangan talagang magbunga tayo, lalo na po, nalalapit na po yung centenary ng Mananang Iglesia. Kung ano ba ito, napakamahala, kaya napakita ang tatay ng Diyos ng picture activity, tignan ba tayo kung ano, bakit mas sa patataya kung tayo ni Kalungan ng Diyos. Sa leksyon na itinuro ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ay muling sinariwa sa atin kung anong dahilan ng pagkakatawag at pagkakahirap sa atin. Hindi lang para maging miyembro ng tunay na Iglesia, kundi higit sa lahat na dapat kampanan ay yung tungkuling purihin ang Panginoon Diyos. Ano man ang sitwasyon ng buhay, ano man ang sitwasyon ng pamumuhay, inihintay ng Diyos na sa loob ng kanyang templo at maging sa mga gusaling sambahan ay maisagawa ang pagsambang kongregasyonal para dulutan siya ng kalwalhatian. Pagkatapos ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos, si kapatid na Dan V. Orosa ang nanalangin para sa kapulungan at si kapatid na Armando Ernie naman ang nanguna sa panalangin para sa mga kusang handog o abuloy. Nung pong gawin na itong templo, andito na po kami. Napakarating kaya ito po sa akin. Ang sasamba namin ganito kaganda. Ngayon po, pinakamaganda itong pipe organ. Ito po ay 30 na po lang nag-iandog. Pero sa halip na ito, lalo pa po ito pinagbubuti ng pamamahala. Itinataguyod ng pamamahala yung pagsasaayos, pag-improve ng mga kagamitan dito dahil para po mabigyan ng kaluwalhatian at kapurihan po ang Diyos, ang ating Ama na nasa langit po. Kabilang sa mga dumalo sa unang pagsamba na ginamit ang pipe organ, ay mga panauhing Arthur Schluter Jr., ang founder at presidente ng A.E. Schluter Pipe Organ Company, at ang sales and service coordinator na si Peter Dai. What is unique about this pipe organ is that it basically is playable from three separate consoles, meaning that you could play the chapel left organ console for a wedding, and then you can play the chapel right console for another wedding, and then if you were going to play the temple organ, you would be playing the main four manual console, which will access basically the resources of both chapel organs. I couldn't have been more proud of the organ and the way it blended with the choir. I felt that the organ really upheld its own and participated in the worship service. Our motto is God will be glorious, so to be Gloria. That's not our glory, that's to God's glory, and it's to this congregation's glory and its senior minister. God has blessed this work and God has blessed this congregation. Wala po dito sa lokal ng Tempo Sacrat, Spencer City. Ako si kapatid ni